Lahat po tayo, meron tayong emotional na side. Napakadali po talaga magkaroon ng unpleasant emotional feeling. Dahil malapit sila sa atin, mas madali tayong nasasaktan. Paano ba natin masosolusyonan to? It is embedded as a Filipino na napaka-emotional po talaga natin. Lahat ng bagay na dadaan sa emotions. What makes it relevant to depression and social media? Parang nagiging culture ng isang tao na i-post sa Facebook or any social media ang kanyang sariling problema. May dalawang bagay to eh. Una, you felt people care kasi ang dami nag-react. But on the other way around, nagkaroon siya ng other impact sa'yo. So, negativity plus another negativity plus another negativity, naipon lahat yon. And then, once na puno na yung tao kaka-react ng sadness mo, wala nang mag-react, you feel all alone and you felt abandoned. Social media, it's a good way to share things. But if you share something that would hurt you, would reveal more of your privacy, would hurt other people, or maybe encourage negativity, dun na po yung malaking problema dun. Kasi ang nangyayari po, you feel more alone. Importante sa babae na magsabi kung ano yung nararamdaman mo. Una, pag ayaw mo makita yung asawa mo, pag naiinis ka sa kanya, you should tell him. This is during pregnancy. Pag may, gusto mo may mangyari sa inyo, you tell. And you just have to check the right position kung paano gawin para safety ka and the baby. After pregnancy, dito na tayo nagkakaroon ng mas malaking problema. So automatically, ang nanay ang mag-aalaga ng bata. What can your partner do for you? Turuan mo siya kung ang temperature ng water, kung ano yung kailangan, mga damit, ganito. So you should know how to organize, mga babae. Organize this lampin, diaper. So, pag gusto mong tulungan ka ng asawa mo, they will know. Being a parent would be much easier if things are organized and planned. Nabuntis ang babae, gusto ng asawa, yeah, I'm so happy you're pregnant. Pagkaanak, ayaw tumulong sa bata, sa pag-aalaga ng bata. Doon na nagkakaproblema, depression comes in. Paano ba natin masosolusyonan yan? I would tell that person. Two questions. Una, are you willing to stay in Taiwan? Kaya mo ba na mag-isa? Or kung hindi mo kaya, gusto mo bang umuwi sa Pilipinas? From those questions, doon natin masisimulan kung ano yung solusyon. But I'm just very glad kasi marami sa mga kaibigan nating Pilipina na nandito, they're very brave. Most of them, like almost 90% of them would answer me na, Jen, I want to go on. Kakayanin ko to. So, anong gagawin ko? Ano ang pwede kong gawin para maiwasan kong malungkot? Ano yung nakakapagpasaya sa'yo maliban sa tao? Kasi people will always hurt you. Kahit na yung pinakamahal mo, kahit na yung anak mo pa na super cute, na nasasaktan ka pa din. So, what's one thing that makes you happy? Could be a cartoon character. Could be a TV show, could be an actress, could be anything. So, in my case, mula pa po ng bata po ko, I like tweeting. Dito ko sinusulat yung mga bagay like poem na naiisip ko. You should have strong will as a mother to take good care of your family. Aside from painting, drawing, writing, sketching, writing poems and songs, meron pa po tayong pwedeng magawa sa sarili nating bahay as a full-time mom. Ako po, noon pa, tingnan nyo, nababasa nyo yan, 1982 hanggang 2007 po yan na scrapbook. Kahit ano, yan sa, ano yan, sa isang libro na nakuha ko, kinakat-kat ko lang. Tapos, eto, stationery. Importante po yan eh, if you have that source of happiness na not tainted. Kasi, it's yours. We cannot depend on other people's para sa happiness natin. Kasi kahit, again, kahit sarili nating baby, nagagalit at naiinis po tayo, you have to take good care of your mind and your heart and your health.
Kaya kailangan mo po na may gagawin sa sarili mo. Kasi ang pagiging nanay at ang pagiging asawa ay parte lang sa buhay mo. Ikaw ay isang tao pa din. You are a woman of your own. But it doesn't mean dahil nanay ka na, pabayaan mo yung sarili mo. Kung happy ka, may ibibigay mo yun sa anak mo. Kung lagi kang galit, binibigay mo yun sa anak mo. So now, you will know, bakit yung anak ko bugnutin, nagkakatantrum? You ask yourself, how do you nurture your kid? Kasi your child is a mirror, exact mirror of you. I make things to give gifts to my husband and my kids. So I do it on my own. So yung gastos mo lang is mga magagandang tape. Maraming mga nanay sa atin na hindi pinapalabas ng bina nila. To have a nice souvenir, ipon mo lang siya. Pag nakikita mo yun, I've been there, I've been to that place. It gives you a happy memory. We invest on happy memories. Halimbawa, you go to somewhere and you see a beautiful bottle, you can keep it. And again, you can put some stones in it. Filipinos are into cargos, di po ba? Iniisip ko talaga, sayang, ano bang magagawa ko sa mga scotch tape na to? Kasi ano siya, matibay siya. So I'm giving you guys ideas how to spend your time wisely. Ayan. So again, scotch tape lang yan, and then you choose a better paper to beautiful tape or a wrap. Ayan, this one is love. Ayan. And then again, you put the paper right here, parang base, para hindi mo malaglag yung mga ilalagay mo. And then you can organize like chopsticks, spoons, pencils, paggamit ng bata naman, medyas, mittens. Pwede kasing ganun. If you create something, you feel really happy and contented. Pwede kayong magtahi-tahi. This is, I did this manually. Kamay lang talaga. Pwede kang gumawa ng pouch or bag. And from where? Pwede sa damit na hindi mo na masuot kasi tumaba ka, di ba? O, tas gustong-gusto mo yung print niya. You just cut it out and make something useful, make something beautiful. Pag maganda yun, pwede mo na siyang pagkakitaan. Kasi nakukitan po ako sa water ng Watsons, ginawan ko din po siya ng good idea. So, kasi yung baby, pag nalaki, mahilig na sila mga small things. So, instead of buying, you put an idea on it. Itong mga stickers na to, 20 NT lang naman yan, and ang dami na, diba? See? Ayan. I'm showing this to you kasi let's have a happy memory bank. Yan yung importante. Ayan. Sa shells ng anak ko, kasi parang nakuha niya yung hilig ko. Ayan, mga shells niya. And then, siya yung magti-tape. So, ang maganda niyan, natutunan niya na meron palang mga ganyang bagay na hindi kailangang bilhin. And this one is a milk tea, Night in Paris. And nagandahan ako talaga kasi mahilig ako sa black. So, ginawa ko siyang flower vase. This is created by my daughter. She did this for me. So, this is a popcorn, Maggie or Magai Planet, na available sa mga convenience store. And yan, yung mga childhood, pwede mo siyang lagyan ng bagay talaga. It's simple and you don't have to spend a lot. And the good thing is, it makes you happy. Kasi you've done something. If you do something and you create something and it's useful, natutuwa ka kasi, wow, kahit nasa bahay ka pala, marami kang magagawa. Na it will prove that totoo pala yung kasabihan na hindi lahat nabibili ng pera. Happiness, hindi lang sa nakakalabas ka, hindi lang sa nakaka-makeup ka, hindi lang sa pagkain-kain for Instagram, no? Happiness is what you built, what you put, what you invest in your time. And don't forget to subscribe to Hello Filthai! Bye!